Magandang araw mga tropa, meron tayong bagong vlog. Ito ay Design and Estimate. Magdi-design tayo ng isang maliit na bahay para sa isang maliit na pamilya. Meron itong isang bedroom, may living dining, kitchen, and toilet and bath. At lalagyan din natin ng mezzanine or loft para may additional space sila for the kids. At itong bahay na to ay i-design natin na akma sa ating climatic condition na may pagka tropical house inspired, kumbaga. Maliit lang ito para sa mga tight ang budget, saktong-sakto lang itong gagawin nating design. So dito sa vlog na to, design and estimate, i-design natin muna yung bahay. Sisimulan natin sa architectural, structural, then electrical and plumbing plans. So after natin nagawa yung mga plano na yan, tsaka natin i-estimate para malaman natin kung magkano aabutin ng ganitong klaseng bahay. At dahil mahaba-habang usapin nito, i-divide natin to into episodes. Ito mga tropa, simulan natin sa site analysis. Meron tayo ditong lote na 10 meters by 10 meters na ang kalsada ay nandito sa harapan. At itong lote na to ay flat lang. So wala kang problema na hindi siya hili at hindi malalim yung lote mo. So halos pantay lang dito sa kalsada na to. Ngayon, dito meron ka ng neighbor. Ito ay residential area. Dito neighbor mo sa mga paligid mo. Yan, andyan ang mga neighbor mo. So yan ang existing condition ng site mo. Andyan ang orientation ng north, south, west, east. So dito, andito ang drainage line mo nandito sa kalsada na to. Andyan mo itatap later on ang mga utilities mo, mga plumbing lines mo. So dito sa east, yan, dito nagsisimula ang direction mo ng sunlight. Yan, sunrise mo. So dito ang morning sun mo. Na papunta doon sa west, andoon ang sunset. Yan, so dyan lulubog ang araw. So importante yan para maging basis mo yan sa paggagawa ng plano. So yan ang sun path mo. Medyo magtitilt yan papunta ng south. Yan dito. So depende sa region yan. So dito sa Pilipinas, yan ang sun path natin. From east going to west, medyo naka-inclined ng kaunti yan sa south. So kaya meron pa rin sunlight na papasok na manggagaling sa south. Unlike dun sa kabila sa north, hindi na yung dadaanan ng sunlight. Yan, dito ang sunrise or morning sun. At dito naman sa west ang sunset or ang paglubog mo ng araw. Dito ang noontime mo na napakainit na araw dito sa pwesto na to. At etong area na to, yan ang pinaka mainit na mga oras. Simula 12 noon hanggang hapon na yan, hanggang alas 3, alas 4. So iiwasan natin yan. So napaka-importanting malaman natin yan bago ka gumawa ng plano. Para ma-take advantage mo yung na yan, yung orientation na yan. Yan, dito naman sa northeast na ito, dito dumadaan si si Amihan or yung cold wind. Cool wind. Yan.
dyan dumadaan ng malamig na hangin. Nagsisimula yan sa November or December. At nagtatapos sa buwan ng May or June. Depende pa rin yan sa forecast ng pag-asa. Yan, kailangan nating ano yan, papasukin yan sa loob ng bahay mo para presko ang bahay mo. Yan, dito naman sa Southwest, dito naman ang gagaling ang ano. Dito naman dumadaan si ano, si habagat or yung humid na hangin. Oops. Interrupt muna kita. Total nakarating ka dito sa portion na to. Huwag mong kalimutang i-click ang like, subscribe at bell notification para lagi kang updated sa mga susunod na episode. Thank you. Yan ang humid. So medyo iwasan natin yan doon sa mga bedroom. Ibigay natin yung humid na yan sa mga toilet and bath, kitchen, ganyan. So itong area na to, since mainit dito sa area na to, dito sa southwest na to, gawin mo tong buffer zone. Pwede ka niya magtanim ng mga puno or halaman para ma-filter niya or ma-block niya yung sunlight at ma-filter niya rin yung hangin. Yan, taniman mo dyan ng mangga or aratilis para mabilis lumaki. O kaya taniman mo ng malunggay para mapakinabangan mo. Yan, yan ang ano, ang site analysis. So basic lang. So ngayon, gagawa natin siya ng ano, space diagram or yung bubble diagram. Ipupwesto natin yung mga spaces na kailangan natin, yung mga kwarto na kailangan natin. So dito lang natin ilagay sa parting kaliwa na to. Yung kalahati lang gamitin natin dahil maliit na bahay lang ang gagawin natin. So bakit dito sa kaliwa na to? Kasi itong neighbor mo ay gagamitin mo siyang pang-block doon sa init. Oo, yun ang gamitin mong pang-block doon sa init na papasok dyan sa bahay mo. At para ma-maximize mo itong right side mo na to, yan, yung right side na yan, yung open space mo na yan, para mag-circulate dyan yung cool wind mo. So, ganun yun. At for future expansion mo na rin yan. Pwede mo rin gamitin garahe yan. Yan. Yan, malamig dyan. Pwede kang magtayo ng kubo dyan. At pakapi-kapi ka lang. Masarap magkapi dyan pag meron kang kubo dyan sa bakanting lote mo na yan. Dito, sa pwesto na to, ito ang magandang pwesto mo ng ano, bedroom. Dahil pasok na pasok dyan ang ano, ang hanging amihan. At hindi ka nabibilad dyan. Unlike pag nilipat mo siya dun sa kabila, nabilad ng hapon yung kwarto mo, yung mga pader. Pagdating ng gabi, mainit pa rin yan. So, advantage nito, pag nilagay mo dito sa kabila na hindi siya nabibilad, nabilad man siya sa umaga, pagdating ng hapon, magkukool down na siya. So, pag natulog ka, medyo presko na. At dito naman, sa upper corner left na to, dito mo na ilagay ang toilet and bath mo. At para lagi siyang nabibilad. Hindi ba, para laging ano, mabilis matuyo ang banyo mo dahil pag hindi natutuyo yung mga flooring mo, bumabahaw yan. Kaya iwas ano na rin, iwas bacteria na rin at mga virus dahil nabibilad yan. Nakakatulong yan para mapatay niya yung mga bacteria. At yung kitchen mo, itabi mo na dyan sa nabibilad na araw na yan. Nakakatulong din yung sunlight yan para maging malinis yung kitchen mo at matuyo yung sink. So dito sa harap mo na to, dito, between living and dining, syempre mas maganda pa rin na ilagay mo tong living area mo doon sa nakaharap sa ano mo, sa future expansion mo. At maluwag doon, pasok na pasok ang hangin dyan.
at doon mo na lang itabi sa kaliwa yung dining area. Ito na mga harap mo na ito, ay pwede mo itong gamitin terrace. Yan, diyan mo ilagay yung terrace mo. Yan, yan ang bedroom, toilet and bath, kitchen, dining, living, and terrace. Itong bahay na to ay nahahati sa dalawang parte. Meron tinatawag na private at saka semi-private. Itong private na to ay kayo lang pamilya ang nakaka-access dyan. Tapos itong harap mo na to, yung living, dining, terrace, yan ang semi-private mo. Semi-private area. Andyan ang circulation ng mga guests at mga tropa, mga kainuman, mga amiga. Yan. Diyan mo sila pupwesto sa harap, sa semi-private area mo. So yan, yung ginawa natin yan ay tinatawag na space diagram or bubble diagram. Importante yan para maging maayos yung pagpaplano mo. Yan ang gagamitin mong guidelines sa paggawa ng plano. Hindi yung basta-basta mo na lang inilalagay na dito ang bedroom, dito ang CR, dito ang living, kung saan mo lang maisipan nilagay. So dito sa proseso na to ay magiging maayos ang paggagawa mo ng bahay. Ayun na nga mga tropa, ang ating pilot episode. Abangan mo ang mga susunod na episode dahil gagawa tayo ng floor plans, elevations, sections, perspective, etc. Hanggang dito na lang mga tropa. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo sa episode 2. Goodbye!